mga puluhan, mga bangga. We have 41 minutes after the hour of 9 o'clock. That's 19 before 10 o'clock. Mag-aalas 9 yun lang naman ibig sabihin. Welcome, 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 welcome to the show. Welcome to the show. And on now, no, no. Ay, alam niyo ba mga pangga, huwag niyong kaliligtaan ha. Puntahan niyo Instagram kung nag-post ako ngayon. Pampadiet. Walang alam, Bira. Sa mga gusto mag-diet, ano. Ganun niyo po yung Instagram account ko ngayon, ha? Oh. May pinost ako, pampawalang gana. Pampawalang gana. Para, ano. Para mawalan kayo ng appetite. Nyeoks! Tawagan nyo na ako, 8721-2429, 8721-2429. Magandang evening po sa lahat ng mga nilalang na ngayong gabing ito ay maging kabahagi natin hanggang alauna ng madaling araw. Sa mga nagtatanong po sa akin, ano daw ba ginagawa ko sa radyo gabi-gabi? Wala, chikahan lang. Oo. Chika-chika lang, walang kahit ano, sa malaking etyusan. Kechos lang mga pangga. Do you have anything, any concern that has something to do with emotion? Pagkapatawad, paglimot, may galit ka, may ngit-ngit ka, hindi ka pinahalagahan, nagpahalaga ka pero iniwan ka pa rin, naaalala mo siya, hindi ka pinapansin, anything that has to do with your feelings, your emotions. Tawagan niyo na ako. Ang number ko, 8721-2429, 8721-2429. At maligayang buddy po, ha? Sa lahat ng mga nakasalamuha ako kanina sa Robinson's Galleria. Galing ako dyan, oh. Kami ni Klong-Klong. Hello sa mga taga EO Executive Optical, ha? Hello po. Salamat sa assistance, ha? Nagpagawa ng ano? Nagpagawa ng salamin yung daughter ko. Yung nga pala mga pangga, ha? Paalala lang at ingatan niyo mga mata niyo. Hindi po ako endorser ha. Sinasabi ko lang, galing ako doon kanina. Oo, ingatan niyo yung mga ano niyo, yung mga, ba't may puke ako? Yung mga mata niyo ha. Oo. Last year, ang grado ng mata ng anak ko sa, ano ba, left. Left ba? Left, oo. And the right eye niya ay 400 plus lang. Ngayon, this to find out, 500 plus na. Oo, yan, kaka-cellphone, kaka-cellphone. Oh, eh, medyo ano, bawasan natin, ha? Anyway, salamat po sa assistance sa kay Doc kanina. Thank you very much po. Alright, may caller tayo. Ang ating unang caller for the evening, we have Marie ng Rizal nasa kabilang line. Hello? Hello? Hello, Marie. Magandang gabi po. Marie, ikaw, ma'am, pakilakas po. Hello? Yan. Ayan. Yan. Marie, ikaw ay 43. Nung bata ka ba, natukso ka ba ng 1, 2, 3? Asawa. Maraming beses. Di ba yan? Di ba? Normal yan pag Pinoy ka, di ba? Oo. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Di ba na? Oo. Ang pinakamalupit na part, hanggang 1, 2, 3 lang yung bilang na yan. Hindi na umunlad yan eh. Oo. Okay, oo nga. Larong, laman ako ng bulihan noon eh. Larong kalye, no, ma'am? Oo. Sa bagay, no? Nung generation mo, no? Kasi matanda ka sa akin ng 30 years, eh. Ay, ganon? Nung generation mo, di ba? Uso pa larong kalye, no? Oo, Chinese garter. Oo. Saka luksumbaka. Luksumbaka? Ano ba? Agawan base. Oo, yun. Oo, rasiplan. Laro mo yan? Oo. Tagu-taguan? Lahat. Diba? Tapos susundin. Wala pang mga gadgets kasi nun eh. Susundin ka na nanay mo ng sinturon, no? Totoo. Ah! Susundin ka sinturon kasi hindi ka umuuwi na pag... Hindi sinturon. Ano, stick. Sa bagay, no? Pag may sinturon ng nanay mo na social kayo kasi may pambili ka sinturon. So, pag papa ko, yun, sinturon. Oh. Pero pag mama ko, kahit anong stick mapulot niya, papalo. Anyway, so Marie, anong ginagawa sa buhay? Full-time wife ako ngayon. Mm-hmm. I'm proud of you. Yeah, kasi happy ako. Actually, umpisahan ko yung ano ko, yung
yung kwento ko. Apo, apo. Dati mo akong caller sa dati mong station. Nung papadyak pa ako? Yeah. Ayaw mo kung maalala mo ko, yung galit na galit ka sa akin kasi iyak ako ng iyak dahil inaano ko yung... yung parang sinaktan ako ng pamilya nung ex ko, na pinaghiwalay kami ng, parang gumawa lang sila ng storya para magkahiwalay kami. I was mad at you because you were not willing to give up. Yeah, remember? I kind of remember, yeah. Yung, alam ko, magmamark yun sa'yo kasi sobrang galit na galit ka talaga sa akin noon eh. Nag-ask ka na nga ng help nung sa isang kasama mo. Kaya ayun, pero sabi ko nga, ngayon, bumabalik ako. Kung noon malungkot ako, ngayon gusto kong i-share yung sa'yo na I'm happy. Wow, thank you, thank Oo. You. I'm so blessed kasi after nung mga pagsubok na yun na dumaan sa buhay ko, kasi imagine, 2012 yun eh, tumawag ako sa'yo. Tapos ngayon, 2019 na, so 7 years ago, nga tama ba ako? So, almost 5 years, na ako eh, 3 years na akong kasal. So yung jowa mo nung time na nag-usap tayo, iba na? Oo. Wow, pero nice. Nakamove on ako noon. Nice, tagal. Nice. Kasi talagang nung tumawag ako sa'yo noon, talagang super down ako. I almost give up my life. Talaga na parang sukun-suko na ako. Dahil hindi ko nga matanggap yung nagawa sa akin. Okay lang sana yung boyfriend ko eh. Kasi wala naman siyang ginawang masama sa akin. Ang kaso, yung magandang pakikisama mo doon sa pamilya niya, na alam mo wala kang ginawa, tapos yun nga, may ginawa silang storya na hindi ko alam paano nangyari. So yun yung hindi ko matanggap. Tapos yun nga, na hindi man lang kami nagkausap nung ex ko, na parang naniwala na nung siya doon sa family niya. So yun, sa akin naman, matatanggap ko naman sana kung desisyon niya hiwalayan ako eh. Pero syempre, parang iniwanan niya ako sa ere na wala ako talaga. So yun, tinanggap ko na lang ng gano'n na umiiyak ako, tumatakbo yung bawat araw ko, taon na dala ko yung pain na paano ako makaka-move on. Parang yung natitira na lang sa akin that time, yun na lang yung trabaho ko na lang. Gaano ka nakatagal sa bago mo ngayon? Dito sa bago ko, 3 years kaming kasal, 1 year kaming mag-on. Wow, nice. Oo. Ang pinakang masarap... Naalala kita na... I don't remember the entire story, pero I think one of the lines I told you, kasi pinipilit mo nun, okay naman po yung jowa ko eh, yung family niya, and I told you, sinabi ko yata sa'yo na wala nga siyang ginagawa at yun mismo yung kasalanan niya sa'yo, wala siyang ginagawa. Oo, totoo, yun nga. You sound happy tonight. I mean, I'm so glad. Oo, babalikan talaga kita. Kasi alam mo, tagal ko na talaga hinahanap. Kasi nung bumalik ako dito sa Pilipinas, kasi tumigil na nga ako ng work ko, nung ma-meet ko nga itong husband ko. So sabi ko, tumatakbo yung mga taon ko dito or araw ko dito na nandito na ako. Nararamdaman ko na sobrang saya ko dahil talagang after the storm, ito na, napakaganda nung binalik ng Panginoon sa akin. Parang ang sarap ko naman ulit i-share. At that time kasi, Papa Jackson, nung tumawag ako sa'yo, ikaw lang ang tao talagang nakinig sa akin. Well, thank you. Kaya sabi ko, kung meron man akong pag-share-sharean ngayon ang magandang nangyayari sa buhay ko, and ikaw yun. Kung sa Panginoon lang ako nagsasabi na lagi, thank you Lord, ganun. Pero dito kasi, nung time na yun, ang dami kong friends noon, pero that moment na nandun ako sa pagsubok na yun, parang wala sila lahat. Okay. Lagi ako nakikinig sa'yo nun sa radyo. Pero sabi ko, subukan ko kaya tumawag. Kasi wala talaga. Mag-isa lang ako even sa bahay. Family ko, hindi ko sila kasama. Wala akong masabihan. Kasi sabi ko, pag nagsabi kasi ako sa isang tao noon, sabi ko, alam ko may problema din siya eh. Parang ako makakadagdag pa. So wala akong mahanap kung sino yung taong pwedeng makinig sa akin
na hindi ako sisisihin, walang ibabalik sa akin. Kumbaga makikinig lang ba, Papa Jackson, that time? Yes po, yes po. So ikaw yung nag-open ng doors para sa akin noon. Although na alam kong kahit galit na galit ka sa akin, tinanggap ko yun. I was mad because you were not ready to take care of yourself. Yeah, kasi alam ko yung totoo. At alam ko, ikaw kasi, yung parang ang ano mo doon eh, nung time na yun. Kasi siyempre, pamilya at magulang ang pinag-uusapan. So parang yung isa yun doon, yung ina-assume mo is yung respect doon sa magulang. Na imposible nga namang gawin ng magulang yun, di ba? Oh, so yun yung sa part mo. Pero ako, even me, kung iisipin ko on your shoe, talagang ganun din. Pero ako kasi hindi rin ako makapaniwala talaga na may ganun palang magulang. Oh, well, you've been through worse. And right now, sige, ano gawin? Tell me about yung ano, saan mo nakilala itong bago mo? Facebook lang. Oo, it's nangyari kasi noon. Baka siya pwede baka siya na pa nandito sa Pilipinas. Oh. Ano ba siya? What country were you? Singapore yeah. Ako. Oo. Then, nagbakasyon ako nandito. Sabi ko, mag-send muna ako dito ng New Year. So, I gathered my family. Then, after noon, dapat babalik ako ng first week of January. But, sabi ko parang may nagpipigil sa akin. Naisipan ko yung kitchen ko, ipa-extend ko. So yun yung naging rason para mag-steady ako dito sa Pilipinas ng maigring panahon pa. Okay. So ngayon, nung na-extend, nagpapagawa ako, one night, may nag-message sa akin, which is hindi ko naman siya sobrang close talaga na friend. Pero alam niya na ano, na single ako. Okay. Ngayon, parang nag-try lang siya if nandito ako sa Pilipinas. Nagkataon naman nandito ako, eh friend niya yung itong husband ko. Yung... Oo. Okay. Sabi niya sa akin, Rose, nasan ka? Sabi, kung nandito ako, sabi ko, okay Rose, okay lang ba? May papakilala ako sa'yo. Kaso, biyudo siya and meron siyang tatlong anak. So, okay. Sabi ko, sa akin naman, Papa Jackson, in-entertain ko yun. Para wag lang mapahiya yung taong nag-message sa akin. Pero hindi ko yung inad agad yung guy. Ito tong mister ko. Kasi parang ano naman, parang ang dating kasi kung ako yung mag-a-add sa kanya, parang masyado akong, alam mo yun, yung baka nagtalagang, naghahanap talaga, parang tipong ganun. Okay. So, tumakbo yung oras hanggang hating gabi. Nag-follow up yung girl. Sabi niya sa akin, Rose, ano naad mo na? Sabi ko, ay sorry, busy. Pero nung kukunwarian lang ako nun. So ngayon, baka nung time na yun, you were not even ready to fall, no? Hindi. Parang natakot na kasi ako eh. Ito na naman, yung jowa-jowa na naman, gano'n. Oo. Parang ang tanga-tanga ko na, no, kung paulit-ulit kong gagawin yun. Parang gano'n. Tsaka ilang taon na ako nun, Papa Jackson? 38 na ako. You were 38. Oo, kaya sabi ko, sobrang ano na ako talaga. Sobrang careful na talaga ako. Takot na talaga, in one word. So, ayun na nga. Sabi nung girl, Rose, if okay, Marie, kung okay lang sa'yo, siya na lang mag-add sa'yo. Okay. So, okay, much better, sabi kong gano'n naman. So, maya-maya, ayan lang, inad niya ako. So, okay, inaccept ko naman siya. Then, doon nagsimula yung kamustahan. To be honest, hindi ko siya nagustuhan. Okay. Kasi talagang, parang sarado talaga eh. So, ngayon, hanggang nag-set siya na mag-meet kami, which is ayaw ko pa nga sana, kaso mapilit itong mister ko. Pero nakaset na sa mind ko, kung pang nakita ko siya, parang sabi ko, na ang nakaset sa akin, baka pwedeng mag-friend lang kami. Kung masigasig naman at wala namang... Ito na nga, Papa. Wala namang criminal record. Wala naman, okay na. Ito nga. So, ito na, no, nakita ko siya. Pero yun na, kinlose ko muna as we friend. Pero hanggang doon na, ang utak ko at saka yung puso ko noong mga panahon na yun, is hanggang kaibigan lang talaga. Tsaka isa pa, hindi naman naging bastos kasi itong asawa ko noong panahon na yun. Kaya parang hindi ko siya pwedeng basta't ko na lang talikuran o sabihin na... Kumbaga nagpapakatao ka din? Opo. Kasi nakita ko okay naman siya. Ngayon, nung panahon na sinabi ko na okay, pwede pa magkaibigan lang na lang muna tayo. Ano sabi niya? Tsaka alam ko naman din mag-work
feeling ko hindi talaga mag-work. Bakit? Kasi, bakit kasi feeling nga, mo? Kasi nga nag-abroad ako and siya, umaalis din siya. Ah, kumbaga maglolokohan lang tayo. Ganun. Kaya malabo. So ito na, nung nag-usap kami, sabi niya, sige, okay lang, pero basta wag mo akong i-unfriend ha, sabi niya sa akin. Tapos, dahil komod taga dito rin, kasi bahay ko noon, may bahay ako dyan sa Cavite, dun pa ako umuwi. So, pero dito ako raised sa Taytay. So ngayon, ang bahay niya kasi sa Kainta. Okay. So magkadikit lang yung bayan na to. Nung sabi niya sa akin, nung after namin mag-lunch noon, meet namin, pwede ba kita i-invite sa amin? Kasi naka-promise ako sa papa ko at saka sa kuya ko na ipapakilala kita dahil alam nilang i-meet kita ngayon. Okay. Lakasan niyo po. So ako naman, pumayag ako, although na parang may takot ako kasi stranger to, wala akong matatakbuhan, di ba, kung halimbawa may gagawin siya. Pero sabi ko, dahil taytay lang naman, madali ako makakatakbo at kabisado ko yung place. So eto na, nangyari na nga, nakarating ako sa bahay nila. Alam mo, Papa Jackson, nung makita ko yung tatlong kids niya, anong naramdaman mo? Mas dun ako na-fall. Bakit? Naawa ako sa mga kids. Naawa ka? Di ba well-raised? Ba't ba naawa ka? Naawa ko kasi, di ba wala na silang nanay. Nakita ko sila. Alam mo kasi iba yung tingin mo sa kids na merong may nanay talaga at wala eh. Ilan taong ba yung mga kids? Yung bunso, nung dumating ako. Lakasan niyo po. Nung dumating ako sa kanila, yung bunso, 3 years old. Yung pangalawa is 7. Tapos yung panganay, 8. So, ayun. Nakita ko yung mga bata, nakatingin lang sila sa akin. Hanggang papauwi ako, Papa Jackson, yung isip ko, yung puso ko, nakatuon na doon sa mga bata. Na parang nagsasabi ako sa sarili ko na parang bigla ako nag-alala para doon sa mga bata na, my God, tatlo sila. Paano kung sa iba sila mapupunta? Sabi ko talaga, baka... Well, let's set the record straight. Hindi naman dahil sa mga bata kaya maminahal. Okay. Or sila lang yung naging daan? Sila naging daan. Kasi okay. Parang ano ko dito, kung wala siyang kids, baka hindi ko rin siya nagustuhan. Pero ngayon? Yung pa rin ba dahilan? Hindi. Oh. Kasi, nung eto na, nung... kami na, mas lalo kong napatunayan na napakabait pala niya. And hindi na ako makakahanap talaga. Talagang parang siya talagang binigay sa akin ng Panginoon kasi wala siyang bisyo, Papa Jack eh. Papa Jackson? Oh, sorry. Oh. Oo. Ano na lang po, lot. sorry. Yun nga. Wala akong masabi sa kanya at sa mga anak ko. Kasi hindi ko naramdaman na iba ako, na hindi sila nanggaling sa akin. Wala akong nararamdaman sa mga bata, even sa husband ko ngayon. Talagang binigay nila sa akin yung love. Pero sa mga bata kasi, dumating ako, alam naman nila kung sino talaga yung mom nila. Pero ako, ang binild ko kasi sa mga bata talaga, yung love. Love and trust na sa nagabay ng Panginoon. Kasi ang hirap eh, tatlo ka agad sila, di ba? Pero kung wala yung love, parang ang hirap yata. Sige, let's set the record straight, ma'am. So, ngayon, ma'am, yung mga kids pa rin ba ang dahilan? Hindi. Yung mister ko na. Asan siya ngayon? Nakasampa siya. Sa barko? Oo. Asan niyo po? Sa barko rin. Kala ko sa nakasampa eh. Sabi ko, ang galing naman na ito. Kausap ako, nakasampa yung mister.
sorry. Kasi yung time, yun yung time ng mga ano eh. Ng mga alam mo na, di ba, ng mga sinapan. So parang, so ayun na nga, Papa Jang Soon. Sobrang happy ko lang na i-share ko ito. You have a wonderful life right now. I have. Di ba? Talagang sinawar talaga ng Panginoon sa akin. Aww. Sobra-sobra talaga. Kasi sabi ko nga, alam mo, for na 3 years namin na nakasal, alam mo ba, Papa Jackson, every time I pray, talagang umiiyak ako pa rin sa Panginoon dahil binabalikan ko lagi yung ano, yung Pasko para isa rin na, yun eh, para ma-motivate ako na ma-maintain ko yung pag-aalaga ako, pag-iingat ko dito sa meron ako ngayon. Kasi alam ko na yung pinagdaanan ko noon na ayoko nang mangyari. Kaya tuwing umiyak ako sa kanya, sabi ko, Panginoon, sobrang talagang thank you. Sobrang thank you. Kasi I almost nawala lahat sa akin kasi nung mga panahon, nabenta ko bahay ko. Alas, nung tumatawag ako sa'yo noon, nangungupahan na lang ako noon. Ay, natitira na lang na savings ko talaga. As in, pagsakto na lang talaga na alam na pantawid ko ng Singapore. Buti na lang may mga friend ako na kahit papano tumulong sa akin, kaya nakasurvive din ako noon. So kung wala talaga, as in zero talaga ako. Kaya nung bumalik ako ng Singapore, kahit sobrang emotionally down ako noon, but I see to it talaga na yung trabaho ko i-workout ko ulit at maibalik ko yung mga nawala sa akin na mga yon. Yung puso, mahirap eh, noong mga panahon na yun. Actually, binalikan ko pa nga yun eh, kasi nag-plan pa nga ako na pumunta ako dun sa Korea para sabi ko gusto ko lang siya makausap. Pero hindi na yun nangyari dahil dumating na nga ito. Ganda, Mami Maria, no? Apo. Well, di mo naman kailangan ng payo ngayon eh. You are here to tell me you've been okay. And I'm so proud that nabigyan mo kami ng pagkakataon sa programang ito, dati yung programa, to be a part, you know, at a part of your wonderful journey. Wonderful kasi triumphant yung dulo eh. Na hindi, it was not just a story na you were crying all along. Na ngayon triumphant ka na. You are exactly where you want to be in life. You are exactly where who you want to be with in life. Thank you. And you know, sa buhay natin, it does not get better than that. Eh. This is so much better than money. This is so much better than material things you can acquire and possess in life. Mm. This is so much better than youth. No? Oh. You know, growing older and along the way being loved the way you want to be loved is a wonderful gift of life to us. And guess what? Who would have thought that several years after we talk, look at your life now. Totoo yun. Tingnan mo yung buhay mo, no? Ikumpara mo siya nung araw na umiiyak ka at halos magpakamatay ka. And look at you now. Kasi ang sarap lang i-share, Papa Jackson, kasi I know hindi lang ako yung nakaka-experience kasi ng pain or pananakit ng mga sitwasyon na hindi natin ini-expect, di ba, sa buhay natin. Ako, parang gusto ko lang i-share to dun sa may mga pinagdadaanan din na sana wala, wag din silang mawala ng pag-asa. Yung kumapit lang sila sa pananampalataya nila na, yun nga, totoo yun eh. Ngayon ko talaga nasasabi na after the storm talaga, meron talagang, alam niyo po yun. Natutuwa ako. Kung marinig mo na mister mo ito. No, do you believe that? Kasi ngayon, siguro ngayon, sa edad mong to, at 43, and what you've been through and where you are right now, naniniwala ka that we all have our own version of Superman beside us, no? Actually, alam niya yung pinagdaanan ko. Eh. Mm. Nung sinare ko sa kanya yon yung pinagdaanan ko, talaga sobrang nalungkot siya. Ang sabi niya sa akin, ito na yung huling maririnig kita na iiyak. At
ayoko nang maririnig na ikukwento mo yung mga pinagdaanan mo na yun. Gusto ko ibibigay niya daw sa akin yung hindi siya nangangako, basta ang ano lang niya sa akin, yung mga pain na yan, makakalimutan mo yan. Yun lang ang sabi niya sa akin. And ito sa nakikita ko sa lahat ng ginagawa niya sa akin, kahit sa mga anak niya na binibigay, pinaparamdam sa akin, talagang hindi yun yung mga ini-expect ko eh. It's, hinigitan pa talaga. Ma'am, kung marinig to na mister mo, ano? Any special message for him? Ang tawagan namin is ano mahal. Po? Ang tawagan namin is mahal. So, iaano ko na lang siya. Ngayon pa lang, baguhin nyo na yan. Bakit? Ay, joke lang. Mas okay na yun. Kasi para sa akin, yung love at saka mahal, mas masarap gamitin kapag totoo talaga yung nararamdaman. Maganda yung pangga. Pwede, oy. Kinusabay-bayan ko kayong dalawa, ha? Ah, sige, game. Ah, sige. Ito, mahal, una, nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ko. Hindi mo alam kung paano mo nabago yung buhay ko. Nung mga panahon na dumating ka sa akin, wala akong ini-expect na kahit na ano. Pero, hindi ko inaakala na ikaw pala yun ang makakapagbigay ng mga pinanalangin ko noon, Panginoon. Lagi ko sinasabi sa'yo, ikaw yung buhay ko. Ikaw ang nag-extend ng buhay ko para lumaban ulit, umarap, at matutong magmahal, magtiwala sa buhay na binigay sa akin. At ngayon, tinuruan mo ako para gamitin ko yung purpose ng Panginoon sa buhay ko. At yun yung ginagawa ko para sa iyo at sa mga anak natin. And I thank you kasi sapat na para sa akin. Ikaw at tatlo mga anghel na binigay mo sa akin. Hindi ko alam mo yun, lagi ko sinasabi sa'yo. Hindi ko ang pera kaya ko kitain. Nagagawa ko. Pero yung love na hinahanap ko, yun yung sobrang hindi ko alam paano i-work out, paano ko tatrabahuin. Kasi talaga ang hirap hanapin ang totoo pagmamahal. Alam, kahit dumating ka sa akin ng ganitong panahon, pero sobra talaga pinatunayan mo sa akin na may totoo pagmamahal. Natatanggap at tatanggap sa kung sino ako. And I thank you kasi talagang napaka-conditional lang love, pag-urawa at support na pinibigay mo sa akin. May papangako ko lang sa'yo na aalagaan ko kayo ng mga anak natin. Hindi na ako maghahangad na magkaroon pa ako ng baby dahil alam ko na kayo na yun, ito ng mga anak ko, ang binigay sa akin ng Panginoon. Iyan ang lagi ko sinasabi. Salamat sa lahat. Salamat sa Panginoon na binigay kayong abot sa akin. I love you so much. And I'll be there, yeah. Yun lang po, Papa Jackson. Ay, sarap! Eto ba sa mga LDR na relasyon? Kaya yan, basta magtitiwala lang. Alam mo ito? Telephone long distance. I never would have guessed I could
love someone so bad. Papa Jackson. Uh-huh. Yes po. Oo, pala ko nga sana, tatawag ako sa'yo. Pero ano, yung nandiyan sana si, ano, si TJ Cara. Kaso wala siya. Hindi, na-excite na ako mag-share siya. Kasi tagal kita hinanap. Kala niyo nawala ako, no? Oo. Sabi ko, nasaan na ba? Lagi ako nandoon, inaambangan kita. Sabi ko, baka yung time slot mo na bago, ganun lang. Kaya nag-stay ako doon. Pero wala na pala talaga. Tapos na ano ko to si... Sa YouTube, na aksidente ko lang na ano, nakita ko si DJ Cara. Sabi ko, parang ito si Papa Jackson. Papa Jackson. Sabi ko ganun. Oh my God, ayun na lahat na ng mga ano, ninyo, account ninyo sa Instagram, YouTube. Pati sa Twitter, sinundan ko na yun. So every night, live pa yung pinapanood sa ano, sa YouTube. Salamat po. Oo. And I thank you talaga, Papa Jackson, kasi... I like you. In a way kasi sobrang napaka totoo mong tao. Ay, yung kahit alam ko minsan nami-misinterpret ng iba. Oo, ang dami nila nami-misinterpret ako. Uy, huwag kayo magaling kay Papa Jackson. Alam nyo, kung makikinig lang kayo at masusubaybayan ninyo. Kasi yung ganyang klaseng tao para sa akin, mas... Ano eh, mas totoo kaysa yung nagpapaka-feminine or ano, papaka-hinahine, pero alam mo yon. Pero kay Papa Jackson, yun yung ano ko, hindi ko siya babalikan if I know na hindi talaga naman siya mabuting tao. Kasi naramdaman ko yun. Naramdaman ko yon. Sana sa mga listeners, ayun, at sa mga makikinig, i-share natin. Ako yung sinishare ko eh. Sinishare ko talaga ito, Papa Jackson. Gusto ko sabay-bayang kanila. Salamat po, salamat. Kasi masarap yung ano, yung sinasampal talaga sa mukha mo kapag mali. Kasi yung tawang masakit eh, pag totoo. Pero there are some kasi, hindi nila matanggap yun. Dahil nga, mahirap tumanggap nga ng totoo. Pero kung iintindihin lang nila yung sinasabi o yung mga payo mo, ano eh, talagang para kang pinupukpok ng bato. Ay, gumising ka na. Parang ganun eh. Gumising ka, maling-mali ka parang ganun. Yun yung pinakang the best sa'yo, Papa Jackson. Thank you po, salamat. Hindi mo pinibaby, hindi mo pinotolerate yung pagiging... Alam mo yun, yung pagiging emotional ng isang tao. Kasi tama yun eh. Huwag masyadong i-baby or masyado mo ano, kailangan talaga inaalog siya. Kasi pag hindi mo siya, parang ganun yung ginawa mo sa akin noon eh, Papa Jackson. Yung sa kabila na sobrang down ko, hindi mo ako sinabayan. Salamat po. Inalog mo ako noon. Na lumaban ka, parang yun eh, nagtatagisan tayong dalawa. Ano yan, parang inaano mo sa akin nun, ang dating sa akin nun, lumaban ka. Hindi ka dapat ganyan. Parang ganun ang ano mo sa akin nun. Kaya maraming salamat. Kailan po baba ng mister mo ng barko? February. Dumalaw kayo dito, ma'am, ha? Sige, wish ko din. Sige po. Oo. Tapos gusto ko kayo ma-meet ni DJ Cara. Oh, gusto ko ako. Gusto ko rin ma-meet yan, ma'am. Bakit? Basta ako nang bahala doon. Anyways, thank you for calling. Thank you rin, Papa Jack. I am so glad that I'm able to talk to you again after many years, and I'm so thankful you've made me a part of your journey, and I wish you all the best, all and every best and good things that life can offer you. Thank you very much. Thank you din, Papa Jackson. Salamat po. And I wish also na magpatuloy din ang magandang ano mo, career mo. Salamat po. Kayong dalawa ni DJ Khan. Lahat na kami. Lahat na sige, lahat na kayo. Lahat na kayo. Okay, God bless. Thank Salamat you. Po. Thank you. Si Miss Marina nga Rizal. Nakakatawa, no? Alam mo, kakatawa ng puso yan. Kapag, you know, when someone goes out of her or his way just to say thank you. I remember, mga pangga, hindi na naman yung tinatanggap ko na, ano, na return na, o repeat caller. There was one time, kwento na lang to, it happened, I think, maybe 5 or 6 years ago.
tinawagan ako nung asawa ng babaeng tumawag sa akin. So ang kwento, yung babaeng tumawag sa akin, asked for advice, sabi ko, hiwalayan mo yung lalaking yan, blah, blah, blah. Hiniwalayan niya, and a year later, the guy called me, and the guy said, hindi ko alam kung matutuwa ako sa'yo o hindi. Parang ganun, no? Kasi dahil sa'yo, wala akong asawa. Hiniwalayan ako. Sabi ko, hindi, dahil sa'yo. Dahil niloloko mo siya. So, thank you, no, for giving me updates. Maraming salamat for making me a part of your journey. Can you imagine that, mga pangga? No? It's just a simple radio show. And here you are wanting to give me the chance to become a part of the your wonderful journey. And you know what? We learn. Hindi lang ako. But everyone na nakakapakinig, we learn. That's what I want. I learn from my callers. And thank you, Miss Marie, for calling tonight. Ay, nako. Ay, nabalik muna ako ng kanta. Magkaiyakan tayo dito. Bago magkaiyakan, The Gift of Love, Vi, okay na sana eh. The Gift of Love by Bette Midler, mga pangga. Tapos, Love Takes Time ni Mariah Carey. Oh, sarap naman ang kantang ito. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radio, sabihin mo. Energy!